Hello Aquarius, welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin ang message ng person mo. Kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Reminder lang guys na ang reading na ito ay general reading at guide po lamang, hindi po magre-resonate sa lahat, kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. No personal reading, no private reading, no donation, at timeless reading po ito. Ikaw na bahala magpalit-palit kung si person mo o ikaw. Angels and guides, please guide us ano ang message ng person ng mga Aquarius. Isang card lang yung kukunin ko guys at ito yun. Gusto ko sana mag-reach out pero sa mga nagawa ko, mukhang malaki kasalanan ng person mo. Angels and guides, please guide us ano pa ang message ng person ng mga Aquarius. Ayan, ito yung card niya. I miss you. Ah, kaya pala gusto niya mag-reach out. Nako guys, malaki ang pagsisisi ng person mo. Ayan, ang dami naman, isa lang. Teka lang, ayan. Kahit masungit ka sa akin, mahal kita. Mukhang nagkausap na kayo ah. Pero alamin pa natin yung detalye gamit naman ang tarot cards. Ang reading natin ngayon ay patungkol sa situation, anong dapat mong gawin, advice, at saka kuha rin ako ng isang bottom of the deck. At saka guys, hindi lahat ng energy nyo ay makukuha ko, kaya sana po maintindihan nyo. At saka, ikaw na rin magbaliktad kung si person mo o ikaw. Ang mga cards mo ay 6 of Cups, in reverse, 7 of Swords, upright, at the Death, upright. Dito sa mga cards mo, nakadalawang cards ka na. Para sa kailangan mong kalimutan yung mga nangyari sa past. Ang ibig sabihin, kasi iba't iba yan eh. Pwedeng kalimutan mo na yung past person mo o kaya yung mga nangyaring pagkakamali sa relationship nyo ng person mo. Kasi ang ipinapahiwatig ng mga cards ay yung makamove forward ka. Ang ilan sa inyo nasa sitwasyon na meron kayong dapat pag-uusapan ng person mo. Kaya lang, para hindi na mauwi sa pagtatalo, ay iniiwasan mo ito. Sa mga single naman, meron kang behavior na siyang nagpapataboy sa mga potential partner. Ang iba sa inyo, yung hindi ka nagbibigay ng effort para magkaroon ng relationship. Ang ilan naman, ay dahil sa mga nangyaring negative issue sa past. Ang ibang single naman, kaya napapatagal yung pagkakaroon ng relationship dahil masyadong mapili. Kumbaga, may standards. Siyempre, hindi pa naman huli ang lahat. Meron pa rin positive at opportunity na darating sa iyo sa personal na buhay or love life. Sa mga nasa relationship naman, kung nagkakaroon ka ng problema sa relasyon nyo, kailangan nyo ng counseling o kaya magkaroon ng honest conversation sa person mo patungkol sa feelings mo. Ang ilan naman sa inyo, ang relationship yun ng person mo nagkaroon ng betrayal. Sa mga single, para mabago yung sitwasyon mo, tanggapin mo yung transformation na mangyayari sa buhay mo. Baguhin ang habits, yung attitude, at saka yung mga pattern. Para may someone special na darating sa buhay mo. Ang ilang single naman, yung next na magiging karelasyon mo ay magiging kakaiba kesa sa past person mo. Ang ilan sa inyo sa work nagkakaroon ng problema. Kailangan mo itong pag-isipang mabuti kung dapat pa bang magstay or magpalit ng trabaho. Pagdating sa financial, kung ano yung kailangan mo, kailangan na pag-uusapan nyo ng person mo. Hindi kailangan maglilihim.
sa health, kailangan na healthy lifestyle para mag-benefit ka in the future. Ito naman yung cards mo para sa ano yung dapat mong gawin. 9 of Swords upright, 7 of Discs upright, at Page of Swords upright. Ang ilan sa inyo, yung bang nakaka-experience ka ng depression at paghihirap dahil na rin sa nangyari sa'yo sa past. Kaya hirap kang makamove forward. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung tiwala mo sa person mo, yung bang unti-unting nawawala dahil na rin sa behavior na ipinapakita niya sa iyo. Pero ang advice ng mga cards, kahit nagkakaroon man ng kamalian ng person mo, huwag mo siyang i-push na papalayo sa iyo. Mali naman talaga yung behavior ng person mo sa iyo. Pero kung dadagdagan mo pa, mas lalong mahihirapan kang resolbahan ang sitwasyon. Sa mga single naman, ipinapakita na hindi ka pa ready para sa pagkakaroon ng serious relationship or dating dahil na rin sa nangyari sa'yo sa past. Pero ang advice ng mga cards, ito na yung time para makahanap ka ng special someone. Sa mga nasa relationship na binibigyan mo ng effort para mag-work ang relationship niyo ng person mo, makikita mo rin na soon may positive impact yung mga effort mo. Pareho na kayong matututo na makipag-communicate ng klaro at syempre yung totoo sa isa't isa. Sa mga single naman, kailangan mo ng effort para malagpasan mo yung mga nangyaring negative experience sa past para hindi makaapekto ito sa future na relationship mo. At saka ang ilan sa inyo, kailangan maging patient sa bagong kapareha. Kasi darating yung panahon na magiging open at magtitiwala kayo sa isa't isa. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung dumaan kayo sa mahirap na trials sa relationship nyo. At dahil dito, natuto kayong dalawa at saka magkakaroon ng solid foundation ang relationship nyo. At saka kailangan maging honest kayo sa isa't isa para maiwasan yung future problems. Sa mga single, kailangan maging patient at saka makisocialize para mapapalapit ka sa romantic person na nakalaan sa'yo. Sa career, kung gusto mo magstay sa trabaho, hayaan mo mamatay yung issue na inuugnay sa'yo. Sa financial, kung ano yung goal na gusto mong mangyari, ma-accomplish mo. Ang ilan sa inyo ay healthy. Ang iba naman ay may minor health problems. Pero kung matagal ka nang may sakit, kailangan magpakonsulta na. Ito naman yung advice cards mo na The Hangman upright, Knight of Swords in reverse, at Ace of Cups in reverse. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, unhappy ka na sa nangyayari sa relationship niyo. Pero siyempre guys, kumukonekta na yung personalized cards natin na itong person mo, nare-realize niya na mali yung mga ginawa niya sa iyo at gusto niya ulit mabalik yung dati niyong pagtitinginan. Lahat kasi ng pangunawa, ibinigay mo sa person mo, yun lang inubos niya yung pasensya mo. Kung kailan natapos na yung relationship niyo or gusto mo nang tapusin, tsaka naman itong person mo, gusto niyang bumawi. Sa mga single, kailangan mo nang i-let go yung mga negative pattern or mistakes sa past. Hindi na kasi kailangan sa bawat chapter ng buhay mo. Nagdadala lang sa'yo ng pain sa isip at saka puso mo. At naapektuhan din yung ibang aspeto ng buhay mo dahil sa mga negative na naiisip mo or nararamdaman. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, walang direksyon yung relasyon nyo ng person mo. Pero ang advice ng mga cards, kailangan yung sabay nyong pagpursigihan na mag-work ang relationship nyo para maging successful. Sa mga single naman, may person kang makikilala or makakarelasyon na relationship lang ang gusto, hindi pang long-term na commitment.
Pero kung gusto mo makarelasyon, maigi para madagdagan yung experience mo. Malay mo, di ba, magbago isip niya. At saka alam niya guys, itong tatlong cards mo, kahit na nagkaroon man ng betrayal or anumang problema na dumating sa relationship niyo ng person mo, hindi naman ibig sabihin magtatapos na yung relationship niyo. Ang advice ng mga cards ay kailangan suriin mo kung ano yung mga kailangan para maging successful ang relationship niyo ng person mo. At saka maging open at honest sa isa't isa. Umuulit lang yung reading natin kasi ipinapaunawa sa'yo at sa person mo na may chance ang relationship nyo. Hindi kailangan mag-give up. Sa career, kung hindi ka na masaya, ito yung tamang time para maghanap ng panibago na trabaho. Sa money, mag-ingat sa magnanakaw at saka investment scam. Sa health, ang kailangan ay self-love. Ito naman yung additional card mo, ang King of Pentacles or Disc Upright. Sa mga single naman, ipinapakita na ang ilan sa inyo makakahanap ka o makakatagpo ka ng person na mamahalin ka maging sino ka man. Sa mga nasa relationship, yung bang magkakaroon ng stability ang relationship nyo ng person mo. Pero kung hindi ka masaya sa relationship mo ngayon, kailangan sabihin mo sa person mo para sa pagkakaroon ng pagbabago. Kailangan maging honest ka sa person mo para mareresolbahan yung mga problema or konting problema na dumarating sa relasyon. Kasi guys, yung konting pagkakamali, pag inipon mo yan, lalaki yan eh. Kaya kailangan sabihin mo na. At saka ang ilan sa inyo ang relationship, away bate, hiwalay balikan, yung mga ganun na pattern. At yan yung malakas na energy ngayon. Sa career naman, merong magtuturo sa'yo patungkol sa trabaho mo. Kaya lang, syempre, marami kang puna na maririnig sa kanya at saka hindi mo rin magugustuhan yung mga sasabihin niya sa'yo. Pero, ang kapalit nun ay promotion. Kasi, makikita ng person na ito yung determinasyon mo at pasensya. Sa financial, dahil sa kasipagan, magiging maganda yung daloy ng financial sa iyo. At kung may pagkakagastosan ka naman na malaki, kailangan pagplanuhan mo muna. Sa health naman, kailangan na healthy habits. Huwag abusuhin ang katawan. Siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. At saka dalawa lang ang social media account ko, ang TikTok at ang YouTube. Wala po akong MP3 na pwede nyo mapakinggan. Wala po. Ito naman ang advice ng mystical card sa iyo. Manifestation. Be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Now, write it down on paper. Manifestation step 1. Moon energy. Surrender to the natural ebb and flow of life. If you're feeling confused, this fairy comes to calm emotions and reassure you that peace of mind is possible. Purity. Always trust in the purity of your heart. Look inside your heart, and with it, you will find the answer to your questions. Alamin naman natin ang angel number mo. 888. Your timing will be so perfect. It's all together. The connections are being made. Be ready. Type yes if you believe. Affirm. You deserve a wild love from a gentle soul. Type heart. Affirm. A positive mindset gives you a glow from within. Your aura radiates your energy, becomes magnetic. Type yes if you believe.